nagbabalik ang Dev and Our Teleturuan. Ngayon ay tunghayan natin ang talahanayan kaugnay ng gamit at tunguhin ng isip at kilos loob at ang ilan pang mga detalye. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan. Kaya patuloy siyang nagsasaliksik upang makaunawa at gumawa ng naaayon sa katotohanang natuklasan. Sa pamamagitan ng kilos loob, ay maaari namang piliin ng tao na gawin ang mabuti. Tandaan na natatangi ang tao dahil sa kakayahan ng isip at kilos loob na kumilos ayon sa kanyang kalikasan. Ang magpakatao. Kailangang gamitin ang isip sa pagkalat ng kaalaman at karunungan upang makaunawa ang kilos loob sa paggawa ng kabutihan tungo sa pagpapaunlad ng pagkatao. Ngayon ay ipamalas mo ang iyong kaalaman, kakayahan at pag-unawa sa tinalakay na aralin. Para sa unang bahagi, tukuyin kung ang item ay may kaugnayan sa katangian, gamit o tunguhin ng isip at kilos loob. Sabihin o maaaring isulat sa iyong kwaderno o ESP journal ang A kung katangian ng isip, B kung katangian ng kilos loob, C kung gamit ng isip, D kung tumuhin ng isip, E kung gamit ng kilos loob, at F kung tumuhin ng kilos loob. Handa na ba kayo? Una, sinusunod ni Teresa ang mga health protocols bilang pag-iingat niya sa kanyang sarili, mga kasama niya sa bahay at mga kabarangay. Ang wastong sagot ay tama! F. Tunguhin ng kilos loob. Pangalawa, inalam ni Andres ang buong pangyayari tungkol sa pagkakapare-pareho ng kanilang mga sagot sa isang pagsusulit. Ang tamang sagot ay mahusay! D. Tunguhin ng isip. Ikatlong item. Bago sumama si Antonio sa kanyang kapatid na si Juan sa mall, inalalamunan niya ang lahat ng bili ng kanyang ina dahil hindi pa tapos ang pandemya. Ang sagot para sa ikatlong item ay magaling! A. Katangian ng isip. Pang-apat, naisip ni Oriang ang magagandang pinagsamahan nila ni Lorena. Kaya, mas ginusto niya ang magpatawad kaysa ang maghinanakit. Ang tamang sagot ay tumpa! B. Katangian ng kilos loob. Panglima, sapat na ang naipon mong pera upang makabili ng bagong cellphone para magamit sa mga paboritong online games. Subalit, mas pinili mong ibahagi ang perang naipon sa mga survivors sa Cagayan Valley na labis na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang wastong sagot ay napakahusay! F. Tunguhin ng kilos loob. Para naman sa ikalawang bahagi, iyong balikan ang
mga pasyang pinili at ginawa. Halimbawa, ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong magulang, kapatid, mga kakilala o kaibigan, o kaya naman ay ang iyong mga gawi sa pag-aaral. Bagaman, mas maraming panahon na ikaw ay nasa inyong tahanan lamang, paano mo gustong mas maging mapanagutan pa sa iyong mga iniisip at mga kilos o gawa? Paano mo gustong isabuhay ang tunay na pagiging natatanging nilikha? Bigyan mo ng panahon ng iyong sarili na mapagnilayan ang dalawang katanungan at isulat sa iyong kwaderno o ESP journal ang bunga ng iyong pagninilay. Nawa ay nadagdagan ang inyong kaalaman at napalalim ang inyong pagkilala sa sariling pagkatao sa tulong ng araling tinalakay. Bago ako magpaalam, narito ang tala ng mga naging sanggunian. Special na pasasalamat din sa mga gumuhit ng ilang mga larawan na si Ginoong Modesto Samonte Jr. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako si Ginang Noliza Paynor Pararuan mula sa Honorato C. Pera Senior Memorial Science High School. Magandang buhay at mas gabayan pa tayo ng dakilang may likha.